Ilang oras na ba? Ayan, kagigising ko lang. I've been very, very busy sa kay Pokwag. Putang ina. Alam mo, hindi natin talaga maiwasan kasi yung makapagsalita, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng crisis ngayon. Ha? Hindi na kailangan yung tayo ay magpasikat, hindi na kailangan yung tayo ay magpaganda, na bago pa tayo haharap sa camera, naka-makeup ako, kagigising ko lang, hindi pa nahuhugasin yung mukha ko, muta-muta pa ako, pero putang ina, mas importante sa akin, yung makikita nyo yung totoong mukha ko na hindi na make-upan dahil ako, totoong tao ako, okay? Alam nyo, hindi lang naman sa ako ay tao na talagang gusto akong pag-usapan or whatever, dahil gusto ko lang maraming mga paraan, okay, para mapag-usapan. Pero ako, bilang isang mamamayang Pilipino rin, kailangan din talagang ibigay ko kung ano yung sa loobin ko pagdating na sa mga taong talagang kinakailangan na talagang pagtuunan natin ng pansin, especially yung mga tao na nawalan ng trabaho dahil nga sa na-lockdown o dahil nga sa mga pangyayaring ito na nandito ngayon tayo sa isang crisis. Pero hindi na natin inisip kung ano ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino kapag sila naman ay nawalan ng trabaho, nawalan ng sweldo, nawalan ng pera. Kaya nga ako nagngangalaite dahil yung mga putang inang nagpapasikat dyan, hindi nila inintindi kung ano yung mga taong mas totoong nangangailangan ng pagkain, mas totoong nangangailangan ng attention na dapat tulungan. Dapat alayan man lang, ipakita man lang na sila yung mas dapat nating bigyan ng putang inang tuna sandwich. Sabi nila, bakit daw ako nagdadaday samantalang wala naman daw ako na itutulong. Sabi ko naman, tingnan nyo na lang sa YouTube. I've been doing this for 20 fucking years, more, even more than that, okay? I have been doing my Mystica Charity Foundation for more than 20 years, pero walang nakapansin, wala man lang naka-write up, wala man lang humanga, wala man lang at least nagbigay man lang ng at least acknowledgement, o kaya kahit binigyan man lang ako ng kung ano-ano man, kahit papano, at least ma-feel ko na, well, I've done something good. At least they have recognized it. At least they have seen it. At least they have felt it. Pero wala. Pagkatapos, putang ina, isang putang inang pokwang, nagpakitang gilas sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuna sandwich. Pagkatapos, trinato na siyang bayani. Trinato na siya na, oh, kailangan tularan nyo si pokwang, whatever. Okay yun eh. Kaso, ang point ko, sino ang mas pinakain niya? Sino ang mas pinanigan niya? Sino yung mas pinag-alayan niya ng tulong? Yun ang putang inang point ko. At doon sa mga buzzers na hindi nila naiintindihan yon, mga pokwang inay nyo, kailangan intindihin ninyo kung ano yung point ko. I am setting a good example every time na ako ay tumutulong. At totoong binivideo ko para yun ay tularan ng mga ibang tao na kung ang isang mistika ay kaya niyang tumulong sa mga mahihirap, kaya niyang magbigay gumastos ng hanggang 100,000 sa isang pasyente lang. Okay, kaya niyang magbigay ng medical missions, dental missions, kasama ko ang SM Foundation. At kayang-kaya kong magbigay ng kotse, kayang-kaya kong magbigay ng bahay, magdo-donate or whatever. Pero putang ina, eto namigay na nga siya ng tuna sandwich doon pa sa mga may sweldo, doon pa sa mga may trabaho, doon pa sa mga may intact na pinagkakakitaan at may pangkabuhayan, instead sana na ibigay ang attention sa mga taong nawalan ng pera, nawalan ng trabaho, nawalan ng kung ano-ano man para mabuhay ang pamilya. Pero putang ina, siya yung binigyan ng attention.
I am not claiming for a recognition. Ang sa akin lang naman, katulad yung mga nakaraang ginawa ko, especially itong pinaka-latest na ako lang ang nakagawa. Ni isa walang nakagawa. Taga-showbiz, taga-gobyerno, wala. Etong nakaraan na pagkasunog ng mismong Santo Domingo, Quezon City, doon sa teritoryo ng pamilya ni Papa Troy. And I have done it because isa na ako na parang family na rin sa teritoryong yon, para yung pinakauna kong YouTube salary, inalay ko sa kanila. What is 500 fucking dollars na maitulong mo sa mga taong nawalan ng mga bahay, nawalan ng mga gamit, nawalan ng kabuhayan, nawalan ng lahat? Pero did anyone recognize? Wala ni isa. But hindi yun ang kailangan ko eh. Diba? Ginigising ko lang ang mga tao. Na ngayong si Pokwang ang nagpamigay ng tuna sandwich, hindi pa ibinigay sa mga totoong taong nangailangan. And yet, she got all the fucking recognition. At hinangaan, pati yung mga bigating mga artista. Wow, inilagay siya doon sa dambana, sa trono. At rinatong bayani. At napaiyak daw sila sa kanyang ginawa. Wow, ako! Kung ang isang tao na dapat bigyan ng recognition at totoong may puso, walang iba kundi ang mayor ng Pasig na si Vico Soto. Pareho kami ng paniniwala at prinsipyo. Pareho kami na mas inintindi niya yung mga taong walang masakyan. Kaya sana naman, yun ang hiniling niya, sana naman, yung mga maliliit na mga taong maralita na kung ang sarili na nanilang pangkabuhayan ay kinuha pa, tinanggal pa sa kanila, katulad ng mga nagpe-pedicab, katulad ng mga nagta-tricycle, kailangan pagbigyan naman nila ang mga yun para makapagtrabaho, dahil ang number one na kailangan natin ngayon, ano? Transportation. Food. Shelter. Clothing. Ang mga yan ang number one, pagkatapos tinanggal pa. At lalong-lalo na sa work, tinanggalan pa ang mga napaka simple na lang at napakaliit na lang na paraan para sila mabuhay sa pang-araw-araw nilang pagkain. Tinanggalan pa sila. Kaya malaking saludo ko kay Mayor Vico Soto. Kung sino yung mga mabigyan ng recognition, siya yon. At alam nyo ba, ha? Dahil sa ginawang pagmamalasakit ni Mayor Vico Soto, alam nyo ba kung sino ang number one na nangbas sa kanya? Yung mga dalawang tao lang naman na sila dapat yung number one na magbigay ng suporta at recognition sa taong sila pa ang nangutya at nanlait. Number one, ang putang inang si Mocha. Sinabihan ba naman pabebe daw yung ginagawa ni Mayor Vico Soto? Wow! Isang putang inang Mocha na walang ginawa, kundi putang ina. Instead, sana nagawin na lang niya kung ano yung trabaho niya. Siya pa yung may ganang mangutya sa isang katulad ni Mayor Vico Soto. At sabihin niyang pabebe lang daw siya. At isa rin itong putang inang kabayan. I will not even ask
any apology by saying putang ina. Dahil pasalamat ako ang presidente natin nagmumura because he has given me a reality na dahil sa pagmamalasakit niya sa mga tao, nakakaputang ina siya. I may not agree to everything he decide. Everything he decides, hindi man ako sumasang-ayon, lalong-lalo na sa kagipitan ng ating bayan ngayon pagdating sa coronavirus issue na to. But at least, in terms of the freedom to express his emotions and his statements and sentiments, nagkakaroon ako ng lakas loob para rin sabihin kung ano yung mga sentiments ko pagdating sa mga tao na dapat bigyan ng pansin at bigyan ng tulong. Hindi lang coronavirus ang pumapatay sa atin. Ang stress, ang mga cancer, ang mga sakit na nandyan na mismo bago pa dumating ang coronavirus na yan. Kung tutuusin, mas maraming namamatay sa cancer, mas maraming namamatay sa heart attack, mas maraming namamatay pagdating sa mga stress, mas maraming nagkakasakit dahil sa mga pangyayaring ito. Pagkatapos, mas maraming mamamatay ngayon dahil sa gutom. Ano ba ang mas mahalaga ngayon? Tingnan nyo ang hinaing ng mga tao ngayon. Tingnan nyo, makinig kayo. Ang sabi nila, hindi raw coronavirus ang kinakatakutan nila dahil pwede naman nilang protektahan sa pamamagitan ng kung anong mga paraan na binibigay sa atin ng mga kung ano-anong mga doktor para magbigay sila ng mga precaution. Kung ang iniisip natin yung distancing, well, nasa kanila na yun kung ayaw nilang sundin yun. Ang importante lang, huwag naman tanggalin ang kanilang ikinabubuhay dahil oras na tinanggalan sila ng trabaho, tinanggalan mo na rin sila ng kanilang pagkain at oras na tinanggalan mo sila ng pagkain, wala na silang pambili ng kung ano-anong mga kailangan nila sa pang-araw-araw, wala na rin silang pambayad sa mga bills. Putang ina, buti sana kung ang mga bills ay pwedeng sabihin ni Presidente na okay, dahil nawalan ng pansamantalang trabaho ang mga tao dahil sa lockdown, dahil sa coronavirus for the safety, well, magbigay na rin sana ng memorandum na lahat ng mga bills, lahat ng kung ano-anong dapat mga renta o kayo mga dapat bayaran sa mga pagkakatong ito ay sabihing libre din para hindi na rin sila aalangan o kaya'y magsasuffer na wala daw silang pambayad, wala silang pambili ng mga pagkain, wala silang pambayad sa renta, wala silang pambayad sa bills. Pwes, magbigay na rin kayo ng pangkain sa mga taong tinanggalan ninyo ng trabaho. Ang hirap ngayon kasi, lahat ng mga kung sino-sinong magsalita, binabas agad. Well, bash me! Fuck it! Diba? Fuck you all! Ang para sa akin pinaglalaban ko doon sa mga tao na kailangan bigyan ng tulong. Kaya kung sino yung mga, may mga pera, ako, nung akong mayroon, hindi na baling maubos lahat. Sinabihan ako noon ng SM Foundation, tinanong nila, Mystica, yung mga pinang-medical mission mo, yung mga pinang-bibigay mo, emergency, mga ganun sa mga tao, saan nang gagaling? Sabi ko, sa bulsa ko. Alam mo, sinabi ng SM, darating ang araw mamulubi ka dahil ang SM Foundation, bago nagkaroon ng foundation, bago nagkaroon ng charity, bago namigay ng tulong, naging bilyonaryo muna. But I didn't care because para sa akin, ang pera ko noon para maitulong ko, that was my point hanggang sa naubos yun.
Pero ngayon kayo naman ang may pera, mga putang ina ninyo. Instead na sambahin ninyo ang mga pera nyo, ngayon kayo magyabang. At kung meron man kayo mga pagkakataong magyabang, hindi kayo doon magyabang at magmigay ng pagkain doon sa mga may trabaho, doon sa mga taong nasa gobyerno. Ang gobyerno ang may responsibility para sa kanya, para sa kanila, hindi sa inyo, na kung kailangan ng mga taong maralita ang kailangan tulungan ninyo. Sa inyo kayo magyabang. Sa kanila kayo magyabang. It's very bad. So ngayon, bago ako makatulong, antayin ko ulit na magkaroon ulit ako ng YouTube salary. Kailan yun? Ha? Marami nang nagugutom. Gusto ko nang magbigay ngayon. Ha? But I am not in a position, I am not in a situation where I could do that again. At nakita nyo lahat sa YouTube kung ano yung mga pinaggagawa ko. But no one even recognize it. But I don't give a fucking shit. I am talking right now for the sake of this Filipino people na tinanggalan ng trabaho and yet wala man lang makapamigay ng kahit tuna sandwich lang. Meron ngang magbigay ng tuna sandwich, ibinigay pa sa mga putang inang mga militar, na mga robot na wala silang puso, ginagampanan lang nila ang putang inang trabaho nila kasi ayaw nga nila o kay natatakot nga silang matanggalan ng trabaho at mawala ng swelda. Yon ang putang inang totoo. Kahit mamatay ako ngayon, ha? Ang importante, I have made a fucking statement. I have made my fucking sentiments para sa mga taong tinanggalan nyo ng buhay. Aanhin mo pa ang mga Filipino citizens and you said we care about them para hindi sila makakontract ng putang ina ng coronavirus. Pero putang ina, nakikita ninyo ba na sila dumadaing sumisigaw, umiiyak, hindi dahil sa coronavirus, pero dahil wala na silang buhay. Aanhin mo pang mabuhay. At mas iisipin mo pa ang coronavirus kung mismong ikay mamamatay na rin lang dahil wala kang makain. Putang ina niyong mga taga-gobyerno. Tularan niyo si Vico mo, Vico Soto. Kung ano man ang kanyang prinsipyo at moto sa buhay, iyon ang tularan nyo. Hindi yung sabihin na katulad ng putang inang Simo kasi sinabi niyang pabebe o kaya yung putang inang Noli de Castro at sinabi niyang baka hindi daw alam ni Mayor Vico Soto ang nabitawang patakaran ni Presidente. Putang ina ninyo. Hindi sa wala siyang alam. Mas siya ang nakakaalam kung ano ang ikabubuti ng mga mamamayan. Ilang tao ang nawalan ng trabaho. Pati ako, na-stop ang shooting. Meron man akong cheque. Pero hindi ko makuha kasi na-lockdown. Meron man akong YouTube. Meron man akong vlogs. Pero hanggang kailan dumating?
kinagawa namin lahat para makaahon. Para lang lumaban sa totoong buhay at sitwasyon natin. Kalimutan nun niya si Mystica. I don't give a fucking shit kay sabihin niyo na pangit ako. Hindi na bali, nagmumukha akong pangit kahit papano nagmumukha akong totoo sa mga totoong taong pinagtatanggol ko. At kung sino mga kukutya sa akin, mga putang ina kayo. At yung mga may pera sa gobyerno at mga artistang puro mga milyonas ang kinikita, hindi katulad namin na pa extra-extra na nga lang, hindi pa kami agad makaklaim ng pera. Bariya-bariya na nga lang. At pag kami ang nagsalita, walang-wala kaming ginawa para sa mga putang inang mga basos, kundi sasabihin nilang umeepal lang. Pwes! Sige, paepalan na kong paepalan. Tutal kahit ano naman ang gagawin ko eh. Kahit yung kakapiranggot na nga lang kita ko sa YouTube, pinamimigay ko. Para at least kahit papano naman ma-recognize nila na itong si Mystica. Nawalan ng trabaho dahil sa pagmumura. Pero putang ina ninyo, ngayon ako magmura. Ngayon din nyo ako murahin. Dahil at least kahit papano, nandoon ako sa mga side ng mga taong nawalan ng trabaho, nawalan ng pera. Pero putang inang mga artista na mas iniintindi pa nilang magpakain sa mga putang inang may trabaho at may putang inang sweldo na mga putang inang mga robot ng gobyerno, walang puso, ni hindi man lang nila naiintindihan kung ano ang mga hinaing ng tao, instead sana na mas iintindihin nila yung mga maralita. Mas iniintindi pa nila kung ano daw ang utos sa kanila, mga putang inang robot kayo. Intindihin nyo muna kung ano ang mga tao, dahil yung mga taong yan ang nagpapasahod sa inyo. Kaming mga artista, tinanggalan na ng tax bago namin makuha ang salary namin. Pero on top of that, magbabayad pa kami ng sarili naming tax. Ano ang natira para lang mabigyan kayo ng sweldo, mga putang ina nyong nasa gobyerno? Inintindi nyo ba yung mga maralita? Inintindi nyo ba yung mga walang kamuwang-muwang? Sila ang nagpapakain sa inyo! Kami ang nagbibigay ng sweldo ninyo. Pero pagtrinato nyo kami, kami pa ang mga walang silbi, mga putang ina ninyo! Wala akong pakialam kahit barilin niyo ako ngayon, putang ina. Total, tinanggalan niyo na kami ng trabaho. Tinanggalan niyo na kami ng karapatan para ipaglaban namin ang mga karapatan namin. Pero putang ina ninyo, kayo na mga sinusweldoan namin. Kayo ang nagpapakasarap. Tapos kayo pa ang binibigyan ng tulong ng isang katulad ni Pocuang na instead sana na magbigay ng isang magandang halimbawa katulad ng ginagawa ko lagi, pero ni minsan walang nakapansin. Pero putang ina ninyo, I don't give a fucking shit kung hindi nyo napansin yung pagkawanggawa ko. At least I have to make sure na mapansin nyo ako ngayon. Dahil wala akong pre-prioritize na ipaglaban ngayon, kundi yung mga maralita. Huwag nyo na akong intindihin kung may maimukbang pa ako. Para lang
makagain ako ng views. Kasi oras nga naman na coronavirus ang inilalagay ko, o kaya'y mga political issues ang inilalagay ko sa YouTube, automatically hindi na i-monetize yan. Kaya ang ginagawa ko, magmumukbang na lang. Para at least kahit papano lahat ng pagmumukbang videos ko, automatic na i-monetize yan. Pero hindi na yun ngayon ang uunahin ko para ma-monetize, putang ina. Kahit hindi na ma-monetize ang mga videos ko ngayon, I have to make sure na ang i-video ko ngayon ay para ipaglaban ang mga maralitang Pilipino. Kaya kayo, may mga putang inang mga pera man kayo, kaya nyo ba yung mga nagawa ko? Nung ako'y may mga milyones, ipinamigay ko lahat. Ipinangcharity ko lahat. Kahit sinabihan ako ng SM Foundation na mamumulubi ka, nagkatotoo nga yun. Pero putang ina, hindi ko pinagsisisihan yun. Lalo ko pang ipinagmamalaki. Kaya yung mga nagsasabi na kailan may wala akong nagawa ni minsan na pangmigay o kaya'y pagbibigay tulong sa mga kapwa ko Pilipino, kay mga malita, pues putang ina nyo, balikan nyo ang Mystica Charity Foundation, Mystica Sagip sa Masa, Mystica Feeding, Mystica Dental and Medical Missions, Mystica Donations sa putang inang YouTube para isampal ko sa inyo na yung mga putang inang nagbabasa akin na nagpapapansin daw, magbigti na lang daw ako instead na magpapansin sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng donasyon, charity, mga ganun, putang ina ninyo. I would rather die na pinaglalaban ko para mabuhay at para ibalik ang mga pinagkakakitaan ng mga maralita. Kung totoo man na para sa kapakanan at safety ang iniisip ninyo, bakit hindi nyo nalang pagsaraduhan ang lahat? Bakit hindi nyo nalang paistapin ang lahat, including doon ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno? And yet, sinasabi nila na, wow, iniwan daw nila ang kanilang mga trabaho for the sake of our putang inang security. Wow! For the sake of our security. Putang ina. Ha? Sila ay nanatiling nasa trabaho nila. Sila ay nananatiling may sweldo ngayon. Yun bang sinasabi ninyo na pasalamat daw tayo dahil ginagampanan nila ang kanilang trabaho for our own putang inang security? Hindi yon ang importante ngayon, putang ina ninyo. Ano ang silbi ng mga ikinakalat ninyo na in order to secure ourselves, in order to make ourselves safe from coronavirus, ganito, yon ang i-focus. Yung mga nagtatrabaho doon sa mga may sakit, bakit sila nakaka-survive? Dahil meron silang mga mask, surgical mask. Meron silang mga kung ano-ano ang mga kanilang costume na dapat para hindi sila makakontract ng virus na yun. Bakit hindi ganon ang gawin ninyo sa lahat ng mga tao, most especially dun sa mga may trabaho? Instead na tanggalan ninyo ng pangkabuhayan, pang-araw-araw para sila ay makaahon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Instead na tanggalan ninyo sila ng trabaho, including me, bakit hindi nyo kayang i-donate ang mga kinakailangan na pang-protection
Yung mga inassign ninyong mga sundalo, yung mga inassign ninyong mga help, ha, government people right there, sumusunod din ba sila? Nakamas ba sila? Putang ina, kitang-kita ko sa mga video, mas inaatupag pa nila, nakikipagbalitaktakan doon sa mga taong gusto man lang sana kahit papano ay magkaroon ng hanap buhay, ipagpatuloy ang mga sentimo, ng mga barya-barya na nga lang kinikita nila. Ano ang nakikita natin? Nakamas ba sila? Nakasuot ba sila ng well-protected costume para sabihin ninyo na itong mga tao na to, they are for our own safety? Putang ina ninyo. Puro pagbabalak kayo lang kung ang pinapakita ninyo. Free na front nyo lang ang mga yan. Just for the sake na sabihin ninyo na for our own safety. Eh samantalang ang mga yon, hindi ninyo ine-enforce kung ano ang dapat na social distancing, na halos nakikipagbalitaktakan na sila face to face without even fucking facial mask. And yet, mas naisip ninyo silang pakainin. Mas naisip ninyong sa kanila ibibigay ang mga putang inang donasyon nyo katulad ni putang inang Manny Pacquiao. Kung kailan siya dapat magmayabang at magpamigay katulad ng mga ginagawa niya doon sa General Santos. Ha? Bakit hindi niya gawin ngayon? Magpamigay ng pagkain. Kayong mga putang inang inyo na nasa gobyerno, bakit hindi nyo tularan si Vico Soto na instead na yung ini-implement na putang rule, na kahit nga naman i-establish yung putang rule na yon, kung mas marami namang magsasuffer dahil walang trabaho at magugutom, putang ina nyo. Kung ilan sanang ganyan ang utak na katulad ni Mayor Vico Soto, pwede namang i-implement yung mask, yung social distancing, pero manatili pa rin tayo sa trabaho natin. At kahit nga ba merong social distancing, katulad sa sinasabi ni Miguel Subiri, na he was very aware. He was even the one na talagang he was aware na kailangan mag-alcohol, mag-mask, whatever. Pero putang ina, kung talagang pinili ka talaga ng tadhana na bigyan ng putang inang sakit because talagang nakatadhana nga talaga, kakapitan ka pa rin. Ha? At hindi sa pamamagitan ng pagtanggal ng trabaho ang solusyon. Think about it. Kung may mga utak man kayong mga nasa gobyerno natin ngayon, putang ina, para mapanatiling may trabaho kayo, nagbabalak kayo-kayo lang, ha? Na kunwari kayo ay nagmamalasakit pero hindi nyo tinitingnan talaga kung ano ang tunay na problema ng bayan ngayon. Mas marami ngayon ang mamamatay dahil sa stress na idinudulot ninyo, dahil sa heart attack na idinudulot ninyo, dahil sa mga taong walang masasakyan, dahil sa idinudulot ninyo, dahil sa walang makain, dahil sa idinulot ninyo. At sino ang number one na nagpapakain sa inyo? Kami, na nagtatrabaho para lang may maipasweldo sa inyo. At kayo pa ang may ganang magsabing pabebe lang. Ang isang katulad ni Mayor Vico Soto na nagmamalasakit lang naman sa mga maralita, nangangangailangan talaga ng totoong tulong ninyo, mga putang ina ninyo. Bas me more!
putang ina. Ako kakagastusin, kakastiguhin dahil sa pagmumura ko? Ba't hindi nyo kastiguhin ang presidente number one na pinagmanahan ko para magputang ina? Now you know. Kung may utak man kayo, you get my fucking point? Gets nyo? Ha? Mga taong akala ninyo kayo ang marurunong at akala nyo ako ang baliw. Putang inang ang baliw. Mas matalino pa ako na mag-isip para sa mga kababayan natin kumpara sa mga taong walang nagawa sa kanila na katulad ninyo, mga putang ina nyo. Yan, ikalat nyo yan. Paepal, ngayon ako umepal. Sige, bas me more. Putang ina ninyo. Hindi nyo napansin kung ano yung pagkawanggawa ko. Well, pansinin ninyo ako ngayon. Ha? Tutal, lagi nyo naman akong pinapansin lang tuwing nagmumura ako eh. Well, I would rather gather more acknowledgement sa pagmumura ko ngayon. Dahil wala man lang akong prina-prioritize ngayon, kundi ipaglaban ang kapwa ko, mga taong tinanggalan ninyo ng trabaho at sweldo, mga putang ina ninyo na binabayaran namin. Kayo ang mga totoong mga prostitute of the society. Kayo ang mga totoong mga puta sa lipunan, katulad ng putang inang si Mocha Uson. Thank you.